Hapon, Casimero, ibigay ko sa iyo si Inoue. Manny Pacquiao, ayaw pagbigyan ng kalaban, patayan ng training. Itong at pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag nyo na rin kalimutan i-click ng notification bell para lagi kayong una sa balita. Balita sa mga pambato na isasalang pasabog na video, lahat yan nandito. Minyo Cruz TV ang iyong paborito. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing. Senator Manny Pacquiao, sobrang tindi pa din ang pag-iensayo nito. Kahit pa exhibition fight lang ang laban ngayong parating na December 11. Ayon kasi kay Senator Manny Pacquiao, seseryosohin niya daw ang laban kay DKU. Kaya naman pagdating sa training ay patayan pa din ito para makuha ang 100% na kondisyon. Isa ito sa maganda kay Pacman dahil kahit sino ang kalaban ay hindi nito minamaliit bagkos binibigay lahat sa training. Kaya pagdating sa laban, malahalimaw na Pacquiao ang masasaksihan at dito titignan sa laban kung kaya pa ba nitong lumaban sa professional. Sa kabilang balita naman tayo mga kaboxing, nabanggit naman ang malapit na kaibigan ni 3 Division World Champion General Quadro Alas Casimero na si Sir Stephen Lunas. Sinabi nga nito kung ano ang magiging plano kay Quadro Alas. Magtutulong-tulong daw ang mga promoter para makip si Casimero at balak daw ay bigyan ng 2 big fights muna. At kapag daw nanalo si Casimero, next fight niya, big fights ulit. At ang hinihintay ng lahat ay si Japanese monster na Oya Inoue daw ang isusunod. Good news nga ito para kay Quadro Alas. Manager na alam ko, ang plano talaga nila, magtutulong-tulongan si Honda, Mr. Honda, A-Sign, Treasure Boxing. Magtutulong-tulong sila para makip nila si Tata. Kasi ang plano nila, bibigyan nila si Tata ng 2 big fights muna. We're looking at March or April next year. Pag nanalo si Tata doon, next fight niya is August, another big fight. Then si Inoue around November or December of next year. Yun ang plano okay. Na. Hindi agad si Inoue. Hindi right away. Okay. Kung big fights muna, ganun din naman si Inoue kasi akit siya ng nanalo naman talaga siya sa December 13. Wala naman, no question about it.